Alright guys, magandang araw sa inyo lahat, no? So nandito na naman tayo ngayon sa ating tutorial ng Disco 240 DMX Lighting Controller. Yan. So ito pala yung ginagamit natin sa mga moving head, no? Natin, yung ginagamit natin. Okay. So meron ako dito ng mini moving head beam. Shoutout pala, no, sa supplier natin na binigyan kami ng maliit na moving head beam. Nasubukan daw namin dito sa DMX 240 natin. So yung mini moving head beam, no, yan, ganyan lang kalaki yan. So naset na natin yan dito. Okay, ano ba ang ano natin? Topic natin ngayon? Itong release channels and yung manual, silang dalawa. Yan, no. So para siya kulay blue. So ibig sabihin, parang may ano siya, may connection siyang dalawa. May connection silang dalawa. Okay? So itong moving head beam natin, address natin is 049. Ibig sabihin pang-apat na ano siya, pang-apat na channel siya kung sa DMX 512 tayo titingin. So pang number 4 channel siya. So dito 'yon. Number 4 'yon. So yun yung function nilang dalawa. Okay, paano ba naging connection to? Okay? So dapat yung bago nyo magamit tong release channel, dapat kabisado nyo yung function ng 16 channel nya. 16 channel kasi lahat etong mini moving head beam, 16 channel siya, meron siyang bawat slider nya, di ba, merong function. So ibig sabihin ito panning nya, left and right, up and down, ito yung dalawang to, pampabagal lang ng panning. So ito yung release ng ilaw, para magka-ilaw, strobe, and then ito yung color, and then ngayon sa side B, pag side B mo yan, ito ngayon yung tawag dito, pagpalit ng design, kung merong mga design siya doon sa ano niya yan, kasi bilog ngayon, may mga star yan, guhit-guhit, may mga iba-ibang design to para maging gobo siya. Tapos ito yung ano nga ba to? Rainbow. Ito yung automatic, and then ito yung automatic left and right panning, up and down panning, automatic din yan. Itong tatlo na to sa side B, walang function to. So lumalabas 13 channel lang ang nagpa-function sa kanya. 'Di ba? So dapat kabisado niyo 'yon sa moving head na gagamitin niyo sa release channel. Okay. So, paano nga ba yan nagagamit natin yan, sir, sa release channel? Okay. So, since kabisado ko yung mga slider niya, kaya ko nang gawan ng paraan yung release channel ko para magamit ko yung manual. Okay. So, pansinin nyo, no? Pag nakaganyan siya, nakarunning chase number 1, kapag minanual ko to, di ba? Parang namamatay siya. Pero, pwede ko siyang kontrolin. So, channel 4 siya ngayon. Pwede ko na siyang kontrolin. Yan, oh. Yan yung panning niya, oh. Nakokontrol ko na. Diba? Ulit. So, naka-manual yan. So, kanina, yan yung chase natin. So, pag minanual ko siya, mamamatay. Kasi naka-open yung, ayan, letter O. Parang naka-disable pa yung ano niya, no? Parang naka-open pa yung sa channel niya. So, pwede kong makontrol yung mga panning niya. Yan, oh. Pwede kong makontrol yung ilaw. Yan. Yan o. Pwede siya makontrol. Pero habang tumatakbo yung chase natin na number 1. Diba? So, paano nga ba natin magagamit yung ano na to? Dito yung sa release channel. To. Okay? So, ito yung manual kanina. Namamatay siya. So, once na nirelease ko yung channel. Yan. So, ang gagamitin ko dito is yung tatlo muna, no? Panning. Yung panning niya, yung up and down panning, tsaka yung ilaw. So, up and down panning, left and right panning, tsaka yung ilaw. Gagawin ko siya sa release channel. Ayan. So, gagawin kong F. Yung slider 1, yan. Para maging F siya, pindutin nyo lang yung katapat niya. Slider 3, functioning. Tsaka yung slider number 6, functioning na. Okay? So, yung tatlo na yon, ginawa ko na, naka-functioning na siya.
So, pansin ninyo, once na pinindot ko tong manual, gaya kanina namamatay, di ba? So, pindutin ko ngayon. Pag pinindot ko ngayon yan, tingnan mo ha. Oh, manual na siya. Tumatakbo siya. Di ba? So, ang pinindot ko lang itong tatlo, naging parang nawala yung gobo. Di ba? So, ngayon, pag nilagyan ko ng gobo yan, ito magre-release ako ng paning. Yan. Tapos punta ako sa side B. Ang gobo niya, di ba, itong slider number 10. Yan. O, gagawin ko yung slider number 10. Diba? Yan, o, naka-F na siya. O, gobo na rin siya. So, ibig sabihin, release ko ulit ito, no? So, ibig sabihin, yung mga naka-functioning niya, kapag na-manual ko, functioning pa rin siya. So, ibig sabihin, open yung iba. Diba? Naka-open na yung ibang, ano tawag dito? Naka-open yung ibang slider natin. So, naka-manual siya. Ano nga ba yung pagpalit ng ilaw nito? So, ibig sabihin ito, diba, color white siya, no? Pag-open kasi ng, pag-iba kasi ng ilaw dito sa, ano natin, sa channel nitong mga to, sa slider, is yung number 8, slider number 8. Papalitan ko yung kulay kasi naka-open siya. So, pwede kong makontrol. Yan, tingnan nyo, ha. O, diba? Makokontrol ko na siya. Ngayon, naka-open din yung slider natin para palitan yung design. Okay, so pupunta ako dun sa release channel natin ulit. No? Yan. Para ano natin yung pagpalit ng design. So, mga bilog kasi yan. Eh. So, pupunta ako ng release channel. Yan. Release channel. Ano ba yung design natin? So, channel number, slider number 9 yun eh. So, naka-side A ako, lilipat ko siya ng side B. Side B na siya. So, yung slider number, itong zero na to. Naka-open siya, di ba? So, pupunta ako dito sa side B. Kaya kong palitan yung design niya. Napapalitan ko na yung design niya. Di ba? Papalitan ko yung design niya kasi naka-open siya. Ngayon, once na release channel mo, pag nag-release channel ka sa side B, yan naka-open siya, di ba? Gagawin kong functioning yan. Oh, naka-F na siya. So, alisin ko ulit 'to. So, once na pumunta uli ako sa side B at galawin ko yung pagpapalit ng design. Hindi ko na kayang gawin 'yan kasi functioning na siya. As manual. Oh, so, hindi siya naka-open. Diba? So, yun yung parang connection ng release channel at manual. So, nagagamit kasi namin to kapag, sa event, no? Ang usual na ginagawa namin sa functioning niya or yung sa release channel niya is yung usual na nagagamit namin sa moving head, like halimbawa yung sa channel 1 natin yung panning, so lagi namin naka-F yung panning. Ang iniiba na lang, ang iniiwan naming open doon is yung kulay and then yung pagpalit ng design, yung design niya. Imbis na bilog, gagawin naming star. Gagawin namin yung naka-side, gagawin namin, di ba? So, yun lang yung ino-open namin dito sa manual para magamit namin siya sa event. So, parang biglang, halimbawa, gumaganyan siya, tapos biglang kailangan iba-iba kulay. So, magmamanual na lang kami, tapos kunin namin to, yan, re-release namin yung iba-iba kulay, yan, Iba-iba ang kulay niya na. O, diba? So, sana naintindihan niyo yung explanation ko kahit magulo. Pero, yun yung function niya. So, yung release channel at itong manual is connected silang dalawa.
di ba? So kung ano yung functioning mo o kung ano yung open, siyang magagamit mo kapag minanwal mo siya. Okay? So ganun lang kasimple. Once na nag-release channel ka, yan, halimbawa, ano, alisin natin tong manual. Naka ganyan siya, mag-release channel ka. Kung ano yung functioning dyan sa ginagawa mo, gawin mo lang F. So, functioning yung panning, yung gobo niya, di ba? Yung ilaw, yung open ng ilaw. So, yun lang yung lalagay mo function. And then, lahat ng letter O, yun yung pwede mong magalaw. Diba? So, yan, gaya nyan. Pag minanwal uli natin yan, release natin, no? Manual, so gustuhin mo nating strobe. Ito yung strobe niya, yun. Ayan, nag-strobe na siya. Diba? Yun yun. Yun yung pinaka function niya. Okay? So, ang pinaka-importante rito sa release channel and manual na itong dalawa, kailangan kabisado niyo yung mga slider or yung set ng slider niya sa bawat equipment niyo or sa moving head wheel na ginagamit nyo para madali nyo magamit yung release channel. Alright? So, sana may natutunan kayo sa amin ngayong araw. Maraming salamat sa nanood hanggang dulo tungkol sa release channel and manual ng ating Disco 240. Alright? Sa lahat ng nanood hanggang dulo, maraming salamat sa inyo, sa lahat ng sumusuporta. Wala na akong sasabihin iba. Thank you and thank you pala sa sponsor natin itong mini moving head beam. Maraming salamat, sir. Thank you sa inyo at sa ulitin pa. Thank you and God bless.